simpleng recipe na i-share para sa inyo. At ito na nga guys, ipapakita ko sa inyo. Ayan guys, meron tayong talong. Binalatan ng konti yan at mayroong gayat sa gitna. Si Mr. kasi ang gumawa niyan, kaya yan. At ito, meron tayong cheese. Ito siya, cheese. Ilalagay natin at asin. So yan guys, kayang-kaya sa bulsa dahil hindi masyadong maraming ingredients. Ayan, ipapakita ko ngayon sa inyo ang pagluluto. Napakasimple lang. So, ayan guys, meron tayo ditong pinainit na mantika. So, ayan guys, bago natin siya ilalagay sa mantika, lalagyan muna ng asin. Ayan. Ayan. Now, ilalagay na natin siya sa mantika. Yan. At dahil guys medyo makapal, hinati lang sa dalawang isang talong, patakpan natin siya. So ayan guys, nabaliktad ko na siya, takpan natin ulit para maluto. So ayan na guys, ayan. So, ready na siya. Tingnan natin kung malambot na. Dapat kasi talaga guys, ang luto nito ay sa air fry. But alam ko na yung iba po ay walang air frying. So, ayan, malambot na siya. So, ang gagawin natin guys ay... Okay na. Malambot na. So, ayan guys. Ready na siya. At this moment, ay pwede na natin siyang lagyan ng cheese. Kasi doon ko yan talaga siya niluluto sa dito, sa oven. Pero alam kong lahat tayo ay walang oven. So, gusto ko ipakita sa inyo na pwede rin ang walang pwede rin ang kawali lang. So, ayan guys. Now is cheese. So, may assistant tayo, guys. Napakasarap yan, guys. Napaka-tasty. Try nyo, guys. At alam kong maraming talong sa Pilipinas. Meron din tayong cheese na ganyan. Yan. Try nyo at napakasarap niyan guys. Napaka-tasty. Simple, madali, masarap. So, ayan guys. Dinikit doon. At kapag ganyan guys, na medyo uminit na yung cheese, ayan, lusaw na siya, ay okay na yan. So, ayan guys, lusaw na yung cheese at didikit na siya hanggang sa bababa na siya sa, may guhit sa gitna yan. So, pupunta yung cheese dyan. So, malambot na yung ating cheese. Bumula na. Siguro, pwede na natin siyang hanguin dahil lumambot na yung cheese niya. Yan, malambot na. Boom. Yan. So, meron tayong malinamnam na talong, guys. Ayan. Yan. Okay, guys. So, simpleng ulam, simpleng trabaho lang at talong lang siya. So, ayan, guys. Ilalagay na natin sa plato to serve. Ayan na guys, ang ating simpleng recipe for today. Yan. Simple lang.
Masarap. Malasa. At yan guys, pwedeng kainin siya ng ganyan. O pwede ring with rice. At kapag with rice naman, ito ang ating sawsawan. At soy sauce with lemon. Or pwede ring calamansi. Kung anong available. Or lime. Sa inyong lugar. Ayan guys. Simpleng recipe at kaya ng bulsa. So ayan guys, papakita ko sa inyo kanin. Talong na may cheese, yung ating niluto. Ganyan. Iulam natin sa kanin, guys. Dahil tayong mga Pilipino ay kanin talaga. Pero yung mister ko, guys, hindi siya kumain ng kanin ngayon. Tinapay. Ito yung brown sugar for diet. So, yan. Ganyan, guys. Pwede rin kumain with pipino. At with kamatis. Pero ayoko kakain ng kamatis ngayon, guys. Ah, pwede rin. Okay lang. Sausaw natin dito, guys, oh. Ang mahilig tayo sa sausawan ng mga Pilipino. Sausaw sa toyo na may calamansi. Pero ito, guys, ay lemon. Or dayap. Pwede rin dayap. Lime. In English, lime. Ayan. Kain. Kain tayo, guys. Ayan. Sarap. Ngayon nyo lang ba nakita, guys? Pwede palang iulam sa kanin ang cheese. Nakalimutan ko yung sausaw. May kanin. Ako lang naman yung sa sausaw dun. Hindi naman siya nakain ng... Hindi siya mahilig sa sausawan. Ayan, guys. Oh, sarap. Ang linamnam. Pagkain ng Pinoy. Kanin. Diba guys? Cheese na may toyo. Masarap, guys. Tularan nyo, guys. Subtry nyo. So, ayun na nga, guys. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.